Con yan 1 PM na yan. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon ngayong 1 PM. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's a very, very productive day for me. At alam ko, it's second day of the week. It's a very blessed day. Sige po, pray po tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa araw na ito, sa opportunity na to, for us to be together. And we thank you, Lord, that our families is safe. Lahat ng prayers namin last week, kahit ng mga last month, yung mga na-claim at na-grant you, Lord, we thank you. Hallelujah. We're grateful for it, Lord. Thank you very much. To supply every day whatever it is that we need, Lord God. And we know that every 1 p.m. prayer is a gift. Gift as if na we are able to be in your presence today and every day, Lord. And we ask that you open our eyes, our ears, especially our hearts, Lord, that we will learn and hear today your name and your words in the worthy of your praise. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, worship po tayo. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Children, may his favor be upon you and a thousand generations.
nations and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. Yan, blessings. May his favor be upon you. Amen. At yun nga po, tatawag ako ng three ba? Pastor, pwede ba three? Three na magpapasalamat. That's what we heard sa worship song. Nga, his favor be upon you. So for sure, meron po dito na mag-share ng kanilang favor or favor from God. Sige, tawag po tayo. Wait lang. Tingnan ko kasi naka-cellphone po. Nagtaas na kamay, Sister Marisa. Opo. Hindi po. Amen po. Magandang hapon po sa ating lahat at syempre po sa Panginoon. Tunay ngang ang pabor ng Panginoon is overflowing sa aking buhay. Kaya pinupuri ko ang Panginoon. Ang una po is binabalik na ng Panginoon yung kalakasan ng katawang physical ng aking kapatid na si Annalisa Garcia. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa akin sa prayers. At sa pangalawa po, tunay ngang ang pabor ng Panginoon. Kahapon, after natin ng ating prayer life group na ito, ako'y lumakad at binigyan muli ako ng Panginoon ng pambayad sa aming monthly sa bahay na ito. Salamat sa Panginoon. At pangatlo po is kahit sa September pa po yung OJT ng aking nag-graduate na anak, ang Panginoon ay nagbigay na rin ng kanyang allowance. Kaya sa Diyos ang pinakamataas na kapurahan, kapasalamatan. Thank you, Jesus. Tunay nga napakabuti mong Panginoon. Amen po. Maraming salamat po. Nakita ko nga po, ano, tita, yung picture na anak nyo. Sobrang na-inspire ako. Tingnan nyo po yung connection, di ba, ni Lord. Talagang connect the dots siya kasi yung ngayon nga po nakita ko si yung picture ng anak niyo po. Na-imagine ko rin yung maging future ng anak ko na how is it, you know, the feeling na favored by the Lord. Sige po, sino po sunod na magpapasalamat? Go. Sister Prima Donna. Go.
Ayan, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko, lalong-lalo na kahapon. Ang aking pong journey sa pagiging Kristiyano at pagbabagong buhay kasama ang Kristo ay sobrang napakasarap. Ang dami pong battles. Pero nakakatuwa, ang mga pinadadala sa akin ng Panginoon, grabe, mas matindi kaysa sa battle ko. At mas matindi ang Panginoon dahil siya yung nagbibigay ng katagumpayan sa bawat hinaharap ko. Kahapon po nagkaroon ng medyo emergency at hindi po ako naka-attend. At alam niyo po, isa sa panalangin ko kahapon na magkaroon ng special exam si Rain kasi umuwi po siya from school. At alam niyo po, kanina umagang-umaga, sabi niya sa akin, mama, punta ng school. So nag-pray po kami before po siya umalis dito sa house. Nag-ask din po ako ng prayer kay Sister Jermaine, kay Ate Celia. At alam niyo po, nakakatawa, pag-uwi niya after an hour, ang sabi sa kanya ng dean, he is allowed to take a special exam. So napakabuti ng Panginoon kasi kung hindi po siya makaka-exam kahapon, mawawala po yung kanyang pining sa July 15 at pati ang kanyang Dean's Lister. Pero napakabuti ng Diyos kasi talagang gumagawa siya ng way. So I give glory to the Lord and salamat sa mga kapatiran nandito kasi talaga naramdaman ko yung love kahapon. Ayoko po mag-emote. Wala po sa aking basta ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay talagang sagana sa kanyang kahabagan. Kahit may ginagawa tayong kasalanan sa harap niya, hindi niya hinahayaang maputo lang pagpapala sa atin. Sabi nga, change may break you, but allow God to make your breakthrough. Purihin po ang Panginoon. Yes. Pastora Aida, amen. Tama-tama yung ano natin, worship song. No, favor by favor, ang galing lang talaga. Sige po, sino ba pong isa pa po? Pastora Aida. Pastora Aida. Hello, Pastora. Parang may nauna po sa akin, Pastor. Okay, nauna po kayo, nauna po kayo. Okay, sige. Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa ating mga buhay, sa pagkakas at siyang kumikilos lang may kapangyarihan. Alam niyo po, mga kapatid, mula po nang kami po ay mag-preach ni Prima dyan sa Abundant Life. And then nasundan po ang pagpunta sa Prayer Mountain. Simula po noon ay may mga challenges po na dumating sa aming mga buhay. At hindi po ito simple lang. Hindi po simple. Totoo po yung sinabi ni Prima na may mga battles po kami na hinarap, pero ang Diyos ay palaging nariyan para kami ay tulungan, hindi kami lubusan malugmok o mapanghinaan ng loob. Amen. Patuloy na po kami pinatatatag, pinatitibay yung aming pong pananampalataya. At nakita ko po mismo sa sarili ko na yung supernatural na pagkilos ng Panginoon na hindi ko talaga ma-explain ano po. Pero doon po habang nagme-meditate po ako pati na after ko pong maligo. Alam niyo po yung kinakanta ko kanina yung You deserve the glory. Nandito. Tapos yung chorus po namin yung ano, for you I great, you're the miracle so great. So nag-meditate po ako noon, song na yun, bago po ako pumasok ng prayer life group, na nararamdaman ko po talaga yung matinding pagkilos ng Diyos. At para po sa akin, gravity po yung ginagawa sa akin. Ano ho? Yung mga hindi ko nagagawa noon, ay ngayon po ay pinamamalas po sa akin ng Panginoon kung paano po gawin yung mga bagay na dapat nang gawin sa mga panang ito. Bali, 2 Mondays na po kami talagang kumaharap sa spiritual warfare. No? Talagang iba po. Pero sobrang thankful po ako sa Panginoon kasi nararanasan ko po yung kanyang kapangyarihan. Yun lamang po. To God be the glory. Amen. 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 Bigla ko lang po na ano, biglang napasok lang po sa isip ko yung the gift of faith achieves miracles. So, yun nga, dahil sa senior po ni Pastora Aida na faith comes from the very first step, no, as holiness to give justice as a Christian. Naniniwala po ako na lahat na to will just pass.
Sige po, sino po sunod pa? May nagtas po kanina ng kamay. Dalawa. Dalawa yung taas na nagkamay. Sister Jermaine tsaka Sister Joanna Manalo. Opo, ayun nakita ko. Sige ayun. I praise the Lord. I thank the Lord. Kasi nagpapasalamat po ako sa mga kapatid na nagsisend ng kumusta. Yung simpleng kumusta po para po sa amin ay a very big encouragement. Kasi nga kami ay dumadaan sa health battle ng aking father-in-law. But I thank the Lord. Tunay nga po na yung kinanta natin kanina ay favor surrounds you. Blessing will follow you, sabi po kanina. And I thank the Lord dahil kapag ang Diyos ay nangusap at ang Diyos ay kasama mo parati, expect na po natin yon na that favor will surround us like a shield. Sabi po yun sa Bible, di po ba? And I thank God sa blessing na ibigay ng Lord na bigla na lang may tatawag sa iyo na magbibigay po sa inyo ng blessing, whatever kind, financial and some words of encouragement at sa lahat po ng mga iba pang mga bagay na in-extend po ng mga kapatiran po sa amin. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin. I thank God for all the blessings na patuloy po patuloy pong bibigay ng Lord sa tuloy lang kanapi. God bless you all. Man! Sabi ko nga kanina kay Tito Jermaine, tinatanong niya ako, anong song mo? Sabi ko, ano nga ba ang song ko? Kaya sinabi ko pong Productive Tuesday kasi nakalimutan ko na naman na I am the leader for today. Pero hindi na ako tumanggi. So go na ako. At grabe, pag ikaw po pala talaga ang prayer leader, na-witness mo yung favor, no? Yung ginagawa natin na to. So sige po, looking forward for the next. Sino po yung sunod, Ate Joanna? Hello po, good afternoon po. And I'm Mr. Kayo. I would like unang-una sa lahat nagbunga po yung aming syempre paghahanap buhay, pagpapagal nito, pero dahil nakapag-graduate kami ng junior high with high honors pa po. Nakakatuwa kasi pagdating ko ng UNIDA, ang sabi ng teacher ni Miguel, sabi niya, ang galing po sa mat ng anak nyo. Sa isip-isip ko lang, sabi ko, sana po ganyan din ako. Hindi ako ganyan nung high school. Kasi salamat sa Diyos kasi noon mana sa akin. Puno po ng wisdom and knowledge po ang mga anak ko. Maski si Yoshabed po sa darating na July 16, sila rin po ay moving up. Salamat po sa katapatan ni Lord sa lahat ng... Naiyak ako. Kasi I always hold on to this word. Psalms 28 verse 7. Sabi sa Psalms 28 verse 7, the Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. Sa kalagitnaan ng kalungkutan, sa kalagitnaan ng kapaguran, sa kalagitnaan ng baklaran. Gusto ko lang i-express yung pagpasalamat ko sa Panginoon kasi sa Bible reading natin mamaya nagkaroon ako ng realization na I am reminded na ang Lord hahayaan kanya sa battle because He wants to depend on Him. I mean, He wants His child to depend on Him. And gusto ko lang din magpasalamat sa Panginoon dahil sa lahat ng blessing niya, hindi niya kami pinagkulang. Andun yung sabi ko nga kay Sister Jazz, sabi ko, Sister Jazz, ayoko na ng utang. Sabi ko kasi ang bigat-bigat na sa kalooban ng utang. Pero sabi ko, salamat sa Lord kasi siya yung tumutugon sa amin paano i-manage yung pera, paano
paano ang step na gagawin. Salamat sa direksyon ng Panginoon, salamat sa kanyang patuloy na pagmamahal and unfailing love. Yun lang po, salamat sa Panginoon. Sa Diyos lahat ng kapurihan. Amen. Pagbigyan pa natin, Sister Jillian. Pagbigyan pa natin, Sister Pearl at Sister Jasmine. Nagtaas din ang kamay. Sige po, sige po. Sino po mauna? Sister Pearl ako. Go, Tita Pearl. Go po. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Alam nyo, ako'y silent po mga nakaraang araw kasi I am watching the Lord, what the Lord is doing in Goshen, Pastor. Alam mo, Pastor, ang problema dito, di ba? But the Lord, when He starts building, alam nyo, Pastor, wala akong pera. Alam nyo yan? Pero the Lord provides. Tapos nung nag-umpisa, Pastor, itong may slab na, Pastor, matatanggal na sa Weber's yung slab sa harap. It will be a different structure na. And then, itong kaibigan ko sa kabila, siyempre, sinasamasamahan namin siya kasi marami kami inaayos. Umalis na po kanina yung kaibigan namin ngayon na magsisenior pa lang po. Na yung ipinag-pray, Pastor, ni Pastora na napunta-punta dito. Ngayon, alam niyo po, Pastor, na diba meron pa akong isang unfinished na CR, Pastor. Alam po ba na God really provides siya? Sabi niya, ikaw ba, ate? Sabi niya, wala ka palang aircon kasi nakita niya itong bahay kong napakasimple. Sabi niya, meron akong isa doon, kunin mo. Wala, wala kong babay. Huwag kang mag-isip ng bayad. So, ito, Pastor, idilalagay na. Ngayon, yung mga pangarap ko, Pastor, na yung pag nag-shower kayo parang ulan. So sabi niya, kunin mo lahat, ang dami kong extra. Ay, Pastor, hindi ko alam ang, sabi ko, napakabait ng Panginoon. Ang kulang na lang, Pastor, tiles at saka inodoro. Akala ko boyfriend. Pastor, walang lugar yan. Ah, okay. Walang lugar, Pastor, kasi itong isang kwarto dito, naka-MR, naka-Joanna, saka Sina Miguel. No more place, even in my heart, only the Lord. Hindi yan, walang magagawa ang tao, Pastor. Although hindi ko sinasabing mali yung mga nag-asawa, ha? It's just that ang Panginoon talaga ay siya na ang nagsabi sa akin. Sabi niya sa akin, hahanap ka pa? Eh, eto na ako? Oh, ano pa? Kaya, Pastor, maraming salamat. I'm just amazed sa mga provision ng Panginoon. Pastor, wala akong hawak, wala lahat. Pero the Lord He is the one building Goshen. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Praise God. Amen. Praise God. Hindi po. Sino pong sunod pa? Sister Jasmine. Go. Ayan. Nagpapasalamat po kay Lord kasi kahapon po, nagamit po ako. Actually, sabi ko nga, Lord, paano po yan? Kasi 2 o'clock na po yung time ko. Alam niyo, tamang-tama po yung sinabi ni Pastor na huwag mong ipag-train in kay Satan na yung para kay Lord. So sabi ko, Lord, bakit naman po si brother pa? Eh, bakit naman po si Sister Shane, Sister and Mary Jean and Dad nagagamit kahit nasa trabaho. So, walang reason. You cannot reason out with God. Hindi ka pwede mag-excuse kay Lord kasi marami namang ways eh. Sabi nga, kung gusto mo maraming paraan, kung ayaw mo maraming dahilan. Alam niyo po kahapon, papasalamat ako kay Lord kasi isa ko pong kasama sa trabaho, naririnig niya pala na nag-exhort ako, nagpe-pray. Alam niyo po, sabi niya, ate, saan yung church niyo? Born again ka pala? Oo. Sabi niya, i-invite mo ako ha sa ano niyo. Naririnig talaga. I-invite mo ako sa church niyo. I-invite mo ako sa link niyo. I-invite mo ako sa FB live. Alam mo po, talaga, papasalamat ako kay Lord. Kasi, yung life mo mismo yung magiging testimony to encourage others, lalo na hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya sobrang, alam niyo pa, sobrang kung na-admire ako kay brother pa, kay daddy pa. At saka kay Sir Jean Andal. Because kahit na may trabaho sila, they will not reason out na hindi sila pwedeng maka-attend sa one prayer. At yun lang po, suggest po ang kagulian. Okay, meron pa po ba? Meron pa po? Awanin. Okay na. Okay. Sige po, ano na tayo kasi baka ako mga principal office. Ayoko.
Sige po, magbabasa na po tayo. Let's have the, which is for today. Sige po, for Psalms 80, chapter 80, that's from verse 8 to 19. May ask po, Tita Perla. Okay lang po. Psalms 80 po, verse 8 to 19. Okay, thank you. Acts 24, ang namimiss ko ng si Mama Celia. Po. Then, 2 Kings 10. Okay, doon na tayo sa ano. Magaling magbasa dahil ako prayer leader. E prima. Sunod po. Sa 11. Pastora Aida. Lalayo pa ba ako? Pastora Aida. Yan po. Sige po. Pisa na po natin. Go, Tita Perla. May tumatahol lang ha, kasi may gumagawa po. Ang mga awit, 80. Panalangin o panguling ibalik ang Israel. Verse 1. Pastol ng Israel, ikaw na namunat umakay kay Jose. Ay, 8 pala yun, 8. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubod, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin. Ngunit nilinis mo muna at pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nagugat ang buong lupain ay nalaganapan. 10. Nagsanga ang puno, lumabog mabuti at ang kabundukay ay kanyang nililiman. Mga punong sedar, naliliman pati ng sangang malabay. 11. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabuti, umabot sa ilog. 12. Bakit mo sinira? Sinira ang pader. Kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipipas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. 13. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan, kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang, na nasa sa parang. 14. Ika'y manumbalik o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. 15. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. 16. Ito ay sinunog. Sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa galit mo't puot ay iyong harapin ng maputol. 17. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan. Yamang hiniram mo ay pagsanggalan, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. 18. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksin sa'yo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. 19. Ibalik mo kami uyawe, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panglawan mo kami't sa kahabagan mo, kami ay kiniligtas. God bless the reading of this year. Amen. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa Gawa 24. Makalipas ang limang araw, dumating si Sariak, ang pinakapunong pari na si Ananias. Kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. Maiharap si Pablo, sinimula ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang kay Pablo. Sinabi niya, "Galang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa iyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang patagalan naming tinatamasa. Ngayon din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman."
24, ngunit upang kayo ay huwag nang labi sa maabala, mangyari mo na kami pakinggan ninyong sandali. Kapag nasa namin ang tao ito ng ginugulo, ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta at isang pasununo ang sekta ng mga Nazareno. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Kung dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo, at marahas siyang inagaw sa amin. Ang sabi niya ay sa inyo namin, isakdal ang taong ito. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng paratang namin laban sa kanya. Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatutuhanan ang lahat ng sinabi niya. Ang pagtatanggol ni Pablo sa harap ni Felix. Si Pablo ay sinanyasan ng gobernador upang magsalita, kaya't sinabi niya, "Kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo matagal ng hukom sa bansang ito. Kaya't kinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo yan kung kayo yung magsisiyasat. Minsan man ay hindi nila ako nakita nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alin maglugar sa lungsod. Wala silang maiharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit, naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. 17, ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko ng tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taas kapulungan ng mga Hudyo. Ngayon pa man, totoong isinigaw ko ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililiti sa harapan ninyo ngayon. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't pinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, tulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias. Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan ng napabantayan si Pablo. Subalit, huwag hihigpitan kundi haya ang dalawin ng kanyang mga kaibigan upang mabigyan siya ng kanyang mga pangailangan. 24, si Pablo sa harap niya ng Felix at guru sila. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niya si Drusilla, na isang Hudyo. Pinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit na magpatuloy si Pablo ng pinsalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghukom, natakot si Felix. Kaya sinabi niya, makakaalis ka na, ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Makaraan ng 2 taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo. Hinayaan niyang manatili sa bilangguan si Pablo. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat, Holy Spirit. 2 Kings chapter 10, verse 1. Nilipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jehu ang mga pinuno ng Jezreel, ang matatandang pinuno at ang mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ganito ang nasa sulat. Sinulatan ko kayo sapagkat kayo ang tagapangalaga sa sambahayan ng inyong Panginoon at nasa pamamahala ninyo ang kanyang mga karuahe at mga kabayo, mga sandata at mga lunsod na napaliligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Gawin ninyo siyang hari at ipagtanggol ninyo siya. Kinilabutan sa takot ang mga pinuno sa Samaria sapagkat naisip nila na kung ang 2 hari ay walang nagawa laban kay Jehu, lalo wala silang magagawa. Kaya sinagot nila ang sulat ni Jehu at ang kanilang sinabi, "Nakahanda kaming paalipin sa inyo, susundin namin ang lahat ng ipag-uutos ninyo sa amin, hindi kami maglalagay ng hari.
gagawin na po namin ang inaakala ninyong mabuti. Sinulatan nila uli, sinulatan ulit sila ni Jehu ang sabi sa sulat, kung talagang kampi kayo sa akin at handang sumunod sa mga utos ko, hugutan ninyo ng ulo ang mga anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras. Ang 70 anak ni Haring Ahab ay nasa pangangalaga ng mga pangunahing lalaki ng lungsod. Pagkatanggap nila ng sulat, pinugutan nila ng ulo ang mga anak ng hari at ang mga ulo inilagay sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagapagbalita, narito po ang mga ulo ng mga anak ni Ahab. Sinabi ni Jehu, pagdalawahin ninyong bunton sa may pagpasok ng bayan at hayaan ninyo roon hanggang bukas ng umaga. Kinaumagahan, lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, kayo ang humatol kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sino naman ang pumatay sa mga ito? Natupad ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Elias. Wala ang itinira si Jehu sa sambahayan ni Ahab, pinatay niyang lahat ang taong ito at mga kaibigan pati ang mga pari. Verse 12, pagkatapos pumunta si Jehu sa Samaria, sa daan sa may lugar na tinatawag na silungan ng mga pastol, ay nakasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahasiyas ng Juda. Sila'y tinanong niya, sino kayo? Mga kamag-anak po ako ni Haring Ahasiyas, na parito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna, sagot nila. Ipinahulo niya ang mga ito at ipinapatay sa may hukay malapit sa silungan. Wala siyang ipinatirang buhay, lahat-lahat ay napatay, ay 42. Verse 15, nung umalis doon si Jehu, nakasalubong niya si Jonadad na anak ni Rekab. Binati siya ni Jehu at tinanong, ikaw ba'y buong pusong nakikiisa sa akin? Oo, sagot nito. Kung ganoon, sabi ni Jehu, sumakay ka sa aking karwahe at inalalayan niya ito sa pagsakay. Sinabi pa niya, isasama kita para makita mo kung gaano katapat kay Yahweh. At nagpatuloy silang magkasama sa karwahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitira pang kamag-anak ni Ahab. Wala siyang itinirang buhay tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Verse 18, tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal. Ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangang makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sino mang hindi sasama. Ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay niya ang lahat ng mga sasamba kay Baal. Iniutos niya, ipahayag ninyong tayo mag-uukol ng pagsamba para kay Baal at ganoon nga ang ginawa nila. Ang pahayag na ito ipinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal, kaya't punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, ilabas mong lahat ng kasuotan itipasuot sa mga sumasamba kay Baal. Sumunod naman ito. Pumasok siya sa templo kasama si Jonadad na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, tingnan ninyong mabuti at iyaking walang mga lingkod ni Yahweh na napasama sa inyo. Pumasok nila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at ipinagbilinan ng ganito, bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito, kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas. Nang may alay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at ipinapatay ang lahat ng nasa loob, saka isa-isang kiniradkad palabas. Nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo, inilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos, winasak nila ang rebulto ni Baal at iginuho ang templo. At ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. Verse 28, ganun ang ginawa ni Jehu upang alisin sa Israel ang pagsamba kay Baal. Ngunit tinularan din niya ang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na sumamba sa guyang ginto na nasa Bethel at Dan, na siya namang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, dahil sa paglipol mo sa sambahayan ni Ahab na siya kung nais mangyari sa sambahayan mo, magmumula ang hari ng Israel hanggang sa 4th na salinlahi. Ngunit si Jehu ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel, tinularan niya ang masamang gawa ni Jeroboam na naghatid sa Israel ng pagkakasala. Verse
32. Nang panahong iyon, pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ng ibang lupain ng Israel. Unti-unti na silang nasakop ng Hazael. Nakuha na nila ang gawing silangan ng Jordan, ang buong Gilead, Gad, Ruben at Manasses mula sa Aroer, sa may kapatagan ng Arnon, pati ang Gilead at Bashan. At ang Bashan, ang iba pang ginawa ni Jehu ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at nilibing sa Samaria at ang anak niyang si Joas ang pumalit sa kanya bilang hari. Nag-hari si Jehu sa Israel sa loob ng 28 taon. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. 2 Kings chapter 11. Inagaw ni Atalia ang trono. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocosias ay naitakas ng tiyan niyang si Jozaba na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos dinala niya ito sa bahay ni Yahweh at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Verse 4. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joaida ang mga pinuno ng mga kariteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. 5. Sinabi niya sa kanila, ito ang gagawin ninyo. Ang 3rd bahagi ng mga bantay kung araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang 1/3 bahagi ay sa pintuang Zur at ang 1 pang bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. 7. Ang 2 pangkat na mga hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga ang magbabantay sa hari. Sino mang lumapit ay patayin ninyo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari kahit saan magpunta. 9. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joaida. Isinama nila kay Joaida ang kanilang tauhan, pati iyong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joaida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ni Yahweh. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya sa kanya-kanyang lugar. Nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. 12. Inilabas ni Joaida ang prinsipe. Hinurunahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusa ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan. Mabuhay ang hari! Nang marinig ni Atalia ang pagkakain ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, ito'y isang malaking kataksilan. 15. Iniutos ni Joaida sa mga kapitan, ilabas ang babaeng yan at patayin, pati ang sinamang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ni Yahweh. 16. Siya'y sinungga pa nila. Inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Ang mga pagbabagong isinagawa ni Joaida. Pagkaraan noon, sinariwan ni Joaida ang tipa ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinalumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at binasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Mata na saserdote ni Baal. At si Joaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ni Yahweh. Tinipo niya ang mga kapitan, ang mga kariteyo at mga bantay at ang mga tao. Ipinarada nila ang hari mula sa bahay ni Yahweh hanggang sa palasyo at pagdating doon, lumuklok sa trono ang hari. 20. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Si Joas ay 7 taon nang italaga bilang hari.
Pagwalaan po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat ng nagbasa. Walain po tayo sa hapon na ito. Sino pong gustong mag-exhort? Ayan. Sige, ako po muna kasi kanina nag-usap kami ni Ate Jermaine. Iningi ko sa kanya yung mga verses. Sabi niya, as usual, dapat po yung kung sino yung magbabasa tulad nung nangyari nung nakaraang araw, siya po yung mag-exhort. Pero yun nga, feeling ko para akong naka-UP. So, after ko na lang po, kung sino na lang po ang may gusto. Yan. Yan, para fair. I know the feeling. Doon po ako, doon ako natutok kanina po sa Acts 24, yung binasa po ni Mama Celia. If you, teka lang po, kasi English tong aking Bible eh. So I search one of this character, Felix. Please, Pastor, correct me if I'm wrong. Pero na-search ko po siya sa Google. I'm just curious po. Sabi dito, he became the procurator by the petition of his brother, and he's has an accessibility to bribes. So so crime po ito, no? So he's also a sinner, and it shows here na this man is an officer from a Roman law. Na naisip ko lang po, hindi ko na po palalimin kasi hindi pa naman po ko ganun kalalim sa teachings. Ang naisip ko lang, tayo nung dito rin po pala, wait lang, basahin ko rin sa inyo yung 24 verse 24. Sabi niya dito, sorry 25. But when Paul spoke about justice, self-control, control and future judgment, Felix was frightened, and he said to him, "You may leave now. I shall send for you some other time." Before that, he sent for Paul and let him speak about faith in Christ. So naisip ko lang po sa atin, mga kapatid. We all know Christ. Amen. Kilala po natin siya, tama. Alam natin na siya ang provider, siya ang savior. Naisip ko lang po, mga kapatid, meron din po ba tayong Felix sa sarili natin, or are we Felix to others? Kasi po, na-reflect ko lang siya sa akin na Felix in my own self, kasi alam kong nandiyan si Christ, naririnig ko siya, I hear his words, but hindi ko siya kilala. So, alam mo yon, yung before, bago ko mapasama po dito sa 1 PM prayer, yung tipong believers ako sa labi lang, pero sa heart, sa mind, hindi. So, yun po. Sana, it's very important that we reflect, no? Kasi, yun nga, pagka nakapag-reflect tayo sa sarili natin of what kind of Christian and believer we are through Christ. This teaching, madali, we can have all the fellowship, ganito 1 p.m. prayer, and someday, naalala ko yung share ni Pastor Aida na nung sa Prayer Mountain na we should create our own life group. It is important po pala na we assess ourselves so that mas madali na para sa atin na ma-share yung kapangyarihan ng Holy Spirit na ma-change sa atin, and then a chain effect to others. So yun lamang po. Sana yun lang ang iwan kong tanong sa inyo. Are we Felix in ourselves? And are we also Felix to others? So yun lamang po. Yun lang ang aking nakita. So sino pong sunod na gusto mag-exhort? Ako, may maano lang, may hilang. Sige po. Amen. Nagusto ko sinabi ni Sister Jeremiah na dapat Kristiyano tayo sa puso, hindi sa puso, sabi niya. At ang binasa ni Sister, ni Sister Prima, talagang nakaka-amaze. Sa kabila ng pagsunod, napakalalim ni Jeho sa Panginoon, sa kay Yahweh, ipinapatay niya lahat ng iniuutos. Ay sinunod ng hari ni Jeho. Pero pagdating doon sa 31, ngunit si Jeho, sa 10:31, sabi, ngunit si Jeho hindi nag-ingat na lumakad sa utusan ng Panginoon Diyos, na Diyos ng Israel, sa kanyang buong puso.
siya'y hindi humiwalay sa mga kasalanan ni Jeroboam na kanyang pagkakasala sa Israel. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid, hindi ko tayo malalim tayo sa Panginoon. Mag-iingat pa rin tayo. Di ba si Judas, kasama ng Panginoon for 3 years, lahat ng himala na pagmasdan ni Judas kasama niya, and yet pinagkalulupan niya si ang Panginoong Jesus. Kaya tayo, mag-iingat din tayo mga kapatid. Sabi nga na, even in the last day, ito last day natin, even the very elect will be deceived. Huwag po tayong mapapadisip. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon, magpakalalim sa Panginoon. Hindi lamang mga kapatid, isang warning. Purihin ang Diyos. Okay. Nagtaas na kami, Sister Celia. Praise God. Dugtungan ko lang po yung sinasabi din ni Julian kanina at ni Brother Paeng. Kasi po nakita ko din doon sa binasa ko sa Gawa 24, doon sa pinatawag ni si Pablo po sa harap ni Felix, doon sa kanyang asawa. Nakita po natin si Felix. Nakita natin doon na sa pagpatawag sa kanya, talagang andun yung sinasabi na andun talaga yung pananalig ni Pablo sa Panginoong Jesus. Nakita ko doon sa pagpapaliwanag niya po dito sa verse 25. Sabi nga dito, ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Minsan, habang binabasa ko po ito kanina, yung kayang pagkatakot ni Felix, naano ko lang din po sa isip ko, nagkaroon po kaya siya ng conviction. Pero nung nabasa ko naman sa bandang huli, sabi nga dito, kaya sabi niya kay Pablo, kaya sinabi niya, makakaalis ka na, papatawag kitang muli kapag may panahon na ako. So parang naisip ko din po, may conviction na-convict kaya si Felix dito. Pero nung nabasok nga dito 26, sabi nga dito, malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. So andun pa rin pala yung talagang yung hindi magandang kaisipan ni Felix. Talagang nagkukuhan pa rin siya ng pagsuhol. Pero nang sa panahon na ito, na nagkaroon siya ng takot, kung ipagpapatuloy niya ang pakikinig kay Pablo, maaaring makilala niya ang Diyos. Kasi po, tayo nga po mga Kristiyano, habang tayo'y nagpapatuloy sa pakikinig sa salita ng Diyos, at maririnig natin yung pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghukom, so magkakaroon po talaga tayo ng banal na takot sa Diyos upang tayo ay magpatuloy at magpatuloy pa. So yun lamang po, Pastor. Amen. Nagtaas na kami, Sister Perla, Sister Jillian. Apo. Sige po. Ilang ho ito. Ang nagrema po sa akin ay mga awit 80, verse 9 hanggang 12. Ito ay maihahambing po kay Jeho. Na connect ho ito doon sa kay Jeho. Sabi niya, ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nagwat ang buong lupa. Inayos mo ni Bahupa, he was anointed. Nalinis siya sa pamamagitan ng oil, sa pamamagitan ng pagpili sa kanya. Doon ay nagugat. Nagkaroon siya ngayon ng faith. He has the fervor in his heart na ipagtanggol ang mga dapat mga sinabi ni Yahweh. Sabi niya, nagsanga ang puno, madami siyang ginawang magaganda. Tinanggal ang Diyos-Diyos ang si Baal. Lumagong mabuti at ang kabundok ay kanyang naliliman. Mga pudong sidar, naliliman pati. Hanggang sa ibayo, kaya marami ho siyang nagawa na akala natin ay totoo. Subalit, eto na ngayon sa 12. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya nakapasok nitong dumaram. Para bang itong mga kapatid, naandun na siya sa favor ni Yahweh, naandun na sa ginawa niya, lahat ng mga sinabi ni Elias. Subalit, what he failed to guard his heart. Kaya ang sabi, bakit mo sinira, kung kaya nakapasok itong dumaram. Ang kaaway, he was deceived. In spite of the fact na kagaya ng sinasabi pati ni Sister Celia kanina na, akala mo andun na tayo. Pero hindi natin alam na kung tayo sa tingin natin ay malakas tayo sa ating sarili, malakas ang ating pananampalataya, and we put our guard down, doon ngayon pumapasok ang deception ng ating kaaway. Kaya sabi niya dito, sinirang kaya nakapasok
itong dumaraan. Ang dumaraan ay yung hindi natin alam, akala natin ayos pa yung ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi na pala. Hindi na pala para na sa kaaway at higit sa lahat, para na sa ating sarili. That's why ang take ko dito po ay we should guard our hearts na even if akala natin fervor na tayo, marugdog. But in our guarded moments, nananakaw ng kaaway. He deceives us. Kaya yung mga kapatid, let's guard our hearts. With the help of the Holy Spirit. Amen. Praise God. Praise God. Sige po, sino pa po? Meron pa po ba? Ako, gusto ko na lang. Ako na lang. Okay, go Pastor. Ayahan, praise God. Mga kapatid, gusto ko pong ikahiin yung ibang aspeto ng ating binasa. Maganda po yung mga paalala sa atin, rema sa atin, ng ating mga narinig kanina. Purihin po ang Diyos doon. Pero nais ko rin pong bigyan diin itong isang bagay na nakita ko na I'm sure nakikita rin ni Pastora Aida. No? Tayo po ay kinakailangan na ayusin ang pamilya ng Diyos. Sabi po doon sa binasa natin sa Acts, pinayagan ni, sino ba yun? Si Festus ba, yung isa, na governor pumalit, na siya'y bisitahin sa kulungan at ibigay yung kanyang pangailangan. Nabasa po natin. Amen. Tapos, nabasa rin natin yung si Jehu. Sinunod niya ang kautosan ng Diyos. Patayin lahat ang kamag-anakan ni Ahab. Kita natin, masyadong brutal, masyadong wow, no? Pati yung mga batang 17 na bata na anak ni Ahab, pinapugutan ng ulo. Gawin mo ngayon yan, ewan ko lang. No? So, that's not the point. The point is, ginawa ni Jehu yung dapat na mangyari sa bayan ng Diyos. Pangalawa, nakita natin po na dito po sa yung last na binasa natin, no? Last na binasa natin na maski po sila po ay si Jehoyada ay ginawa niya po yung kanyang bahagi upang si Haring Joash at 7 years old ay maging tunay na hari at ayusin po yung lineage ng paghahari sa Israel. Anong point ko mga kapatid? Share ko lamang po yung aking pinost, no? Kung inyo pong nakita. Ayan po. Kita niyo po ba, mga kapatid? Amen. Opo. Tayo po'y tinawag ng Diyos as managers. No? Hindi tayo tinawag para maging maintenance. Anong difference ng dalawa? Yung isa po, nagmamanage, pinalalago, pinagyayabong, no? Ang church. Yung isa, as is lang siya. Tayo po ay tinawag na maging mga disciples ni Lord upang dalhin ang pangangailangan ng kapatiran. Tayo tinawag na hari upang patayin ang lahat ng mga naglalagay ng kasalanan sa sambahayan ng Panginoon. Tayo tinawag ng Diyos upang maging saserdote, upang isaayos ang business ng kaharian ng ating Panginoon. We are managers. We are to increase, develop, at pabungahin. Hindi po tayo maintenance na maging status quo. Dito po ako magtatapos. Naalala niyo po yung parable of the talent? Mayroong 5 talento, may taong binigyan ng 5 talento at 3 talento. At yung isa ay naging binaon niya yung kanyang talento. Yung nagbaon po ng talento, maintenance lang po yun. He maintained what was given to him. Yung pong dalawa, they managed what was given to them. At sila po yung nagbunga. Mga minamahal, hindi ikaw dinala ng Panginoon sa prayer life group to be a maintenance person. Amen.
Ikaw ay dinala rito ng Panginoon to be a manager. Papalaguin natin. Iba-iba pong church meron tayo, mga kapatid. Iba-iba po. Iba-iba rin ang pagkakatawag sa atin. Manage the church that you're in. Manage the family that you're in. And grow it. Do not maintain it. Huwag mong ibaon. Hallelujah. May isa pong nagsabi sa akin na idadigest niya daw yung pinost ko. Sana ngayon po'y nakatulong to sa digestion niya. Hallelujah. At kayo po mga minamahal, meron po ini-impress sa akin ng Panginoon. Sabi ko, tapos na ako, no? Sige na lang. Sa ibang araw ko na po ibabanggit sa inyo yung ini-impress sa akin ng Panginoon. Ano daw? Baka malimutan niyo po, Pastor, eh. Oo, ngayon na po. Ito pong ini-impress sa akin ng Panginoon ay alas dos na eh. Ini-impress po sa akin ng Panginoon ay kailangan ko po ng tulong, kailangan ko po ng makakasama, kailangan ko po ng gagawa nito rin na kasama ko. Ini-impress po sa akin ng Panginoon yung kailangan po tayong mag-disciple through coaching or mentoring. Katulad ni Jirayada, binasa sa atin ni Pastora Aida. Siya po ay nag-manage, siya po ay nag-disciple, dinisciple niya si Haring Joash through coaching and mentoring. Paano natin gagawin sa church natin yun? Hindi ko po alam. Hindi ko pa po alam. But, ito po in-impress sa akin ng Panginoon. Itong panahon na nangyayari sa atin ngayon, kailangan nating i-disciple through coaching and mentoring. Pag-usapan po natin ito sa mga susunod na araw. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon. Amen. 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 Napaka-fruitful, productive talaga na Tuesday. Parang nangyari po sa akin kanina, naglinis-linis na ako dito. Tapos alaman ko na ano na, ako pala ang prayer leader. Very productive. Praise God. Sige po, punta po tayo sa prayers. Mag-volunteer po ako. Sorry, kasi ito na po eh. Sige, sino ba? Go, Ti Jermaine! Prayer for prayer request natin. Lila po, may bagay umiiyak. Hallelujah. Our prayer request. Basahin ko lamang po. From Julian. From Sherify, healing po for Max. COVID positive po si Max po. And we pray also for peace of mind and strength po para po sa kanya dahil sunod-sunod po yung kanyang stress dahil nga po sa sunod-sunod po may sakit po sa kanila. And pray from Pastor Ruel, pray for some. We need more students, additional teachers, and funds. Amen. From Mr. Liza po, makabenta po ng house and lot. May buyer na po siya, pero praying po na ma-approve ng video. What else? From Sister Liza, prayer request po, bigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob na maihiyag ko ang kalooban ng Diyos sa araw ng bukas, sa prayer night, at samahan ako ng banal na espiritu. Thanks, thank God, and God bless everyone. From Sister Mariquis, scheduled po for baby Zimri operation and protection po and good health for her. Sales din po for every month. Spiritually, maging matatag po sila mag-asawa and good health for husband Jonathan Padua. Prayer request for Tata Robert Arroyo, favor maayos po kanyang certificate ng vaccine. Yun na lang po ang kulang para po sa flight niya for July 8. And thank you rin po answered prayer po sa mag-asawang Diyosa and Robert Arroyo. May schedule na po sila ng flight on July 8. Amen. Salamat sa Panginoon. And from Pastora Jonah, please pray for continuously for Joyce, yung kapatid po niya. He's still COVID positive and recovery. Also, we're praying for Seth's scholarship approval and his first enrollment this year will be smooth and complete. Spiritual growth, excellence in ministry, and we will have a good relationship with one another. Praise and only worship team and multiply youth ministry. Mr. Perla, prayers for all the good people who are helping me as I am alone. Prayers for the neighbors for phase 1A1 and the officers of executive SOA.
to be good managers of the subdivisions. And also pray, Father God, for the 19th anniversary and Thanksgiving po for Mama Celia's Church Arise po. From Pastor Aida, Daniel Loyola, pamangkin niya po makalaya sa vision ng Sigarilyo, mag-blink love sa Panginoon. From Sister Marie, Sister Celia again, favor and provision. Sister Perla, prayers for the needs of some and the people working here now. Prayers for healing kay Topper, masama ang tiyan niya today. Andi po ako, and siya din po, I'm having fever. Provision for Miguel for senior high school. Everyday protection po, commit for Makati. Ayun po, ayun po. Let us come to the Lord with a humble heart, and I know and I believe in our hearts, I believe in my heart that God will do amazing things for our prayer request. Ako po ay inyong sabayan sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan, sa iyong magandang kalooban po para po sa aming lahat sa Prayer Life Group. We praise you and we thank you, Lord, for be a good father to us since day one of our lives, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po. Amin po na nasa na yung faithful po, sa inyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon, araw-araw. We thank and we praise you for all the blessings, for all the supernatural favor, Panginoon, na amin pong naranasan po galing po sa inyo. And we believe, Lord, that as we present this prayer request, Lord, sa inyong paanan, niniwala po kami, Lord, na gagawin po kayo sa mga prayer request. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat po na inyong magandang gagawin sa mga prayer request. Lord, we pray, Father God, for healing, Lord, for Max. Ikaw ay magpapasig po ngayon. We pray, Lord, for immediate healing po para po sa kanya. The mighty name of Jesus, we pray, Lord God, na samahan po ninyo ang Mendoza family niya, Sigmund, for another challenge, Lord. Maraming salamat po that you will sustain them, Panginoon, and also clarify. You will give the whole family, Lord, peace of mind. Bahay, Panginoon. And respect po para sa as you do, Lord, your everyday work bilang bilang nanay, bilang asawa, bilang anak, Panginoon. Thank you for giving her respect that she needs everyday, Panginoon. Also, Lord, inilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, ang son. They need more students, Panginoon, para po sa normative year. And we pray, Father God, magkaroon din po ng additional teachers and funds, Panginoon, para po sa son. Lord, wala po hirap sa iyo. Ay, kaya niyo pong bilhin ang mga bagay na ito, Panginoon. At we declare, Lord God, na ang victory, Panginoon, para sa school na sa mga I will be a successful one this school year. Thank you, Father God, for all your supernatural breakthrough for some, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we thank you din po, Panginoon, sa buyer po, ni Sister Liza. We pray, Father God, na ma-approve po, Panginoon, ang kanyang client po sa video. We pray, Lord God, na patutunan po siyang maging channel of blessing sa kanyang pamilya. Lord, that we pray, oh God, na siya po ay makabenta, Lord, na kapatandat, maging si Sister Mary Chris, Panginoon, na nasa real thank you, Lord, for giving them, Lord, open heaven and an opportunity, Panginoon, na makabenta pa po ng lupa't bahay pa sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for all these things. Maraming salamat din po, Panginoon, for wisdom po para po ni Sir Liza. Bigyan niyo po siya ng wisdom. Lord, atas namin sa iyo, Panginoon, kagalingan ng aming mga kapatid, o Diyos. Taas namin sa iyo, Panginoon, na kagalingan, o Diyos, ni Topper, sa pangalan ni Jesus, sa kanyang tiyan, Panginoon, at Sister Joanna, sa kanyang sakit, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya hindi, o Diyos, kay Brother Max, kanyang Panginoon, na pagka-COVID positive, o Diyos, sa pangalan ni Jesus, nasa way ko, Panginoon, ang COVID nito, Diyos, kay Joyce Ann, Panginoon, salamat, Panginoon, na galingan sa kamay ni Sister Cherify, o God, at taas namin sa iyo, Panginoon, ang mga may sakit, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon, na kagalingan nila, o Diyos, ang protection mo, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoon, na aming nilalagay, Lord, ang heart disease, Panginoon, ng tatay ni Brother Renan, o Diyos, alam namin, Panginoon, nagpapagaling ka, Panginoon,
Panginoon ng mga may sakit o Diyos sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat din Panginoon, ikaw nagpapalaya Panginoon sa mga taong nabibihag Panginoon ng bisyo, sigarilyo, lalo na Panginoon to si Daniel Loyola Panginoon sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya taas namin sa iyo Panginoon ang iyong pabor Panginoon sa HOA Panginoon nila Sister Carla sa kanyang komunidad o Diyos. Lord, magligtas ka Panginoon sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po Panginoon sa schedule ng operasyon ni Baby Zimri Panginoon at napangailangan niya Panginoon sa ospital sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, itaas namin sa iyo Panginoon si Tatay Robert Arroyo. Maging maayos Panginoon ang lahat kanyang pangailangan o Diyos sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat o Diyos sa katugunan ng aming mga panalangin Panginoon. Salamat o Diyos sa Psalms Panginoon. Kailangan namin ng maraming estudyante, kailangan namin Panginoon ang maraming teacher, kailangan namin ng funds Panginoon, pag-aaral ni Seth Panginoon, pag-aaral ni Miguel o Diyos. Taas namin sa iyo Panginoon. Lord, alam namin na ikaw o Diyos magbibigay ng pangailangan na ito, Diyos. Ganyan yung mga nagbebenta, Panginoon, ng bahay, O Diyos. Sister Lisa, Sister Marie Chris, Panginoon, itinataas namin sa iyo, O Diyos. Lord, hallelujah. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa, Panginoon. Ang ministry, Panginoon, anniversary, Diyos, ng Arise, Jesus, Panginoon. Ang mission trip, Panginoon, Abundant Life. Lord, itinataas namin sa Lord, Panginoon, ang lahat ng katugunan sa lahat ng ito, Diyos. Kaya, Panginoon, kami umaasa, Panginoon, alam namin, O Diyos, na ikaw ay tutugon, Panginoon, sa lahat ng ito. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin, purihin ka, Panginoon. Luwalhati sa iyo magpakailanman, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tingin, Panginoon, kagalingan na nagbumula sa iyo. And also for permission po for Miguel, for Senior High. We also pray, Lord, for protection po sa kanya, sa araw niya yung pag-commute sa pangalan. Thank you rin po, Panginoon, sa healing once again ni Max, at protection po na kailang mga anak, O God, at patuloy pong kagalingan ng kamay, O God, ng Charify Point. Thank you, Lord, we apply the blood of Jesus upon this family, O God, na sila po ay magsigaling, Panginoon, sa kanilang mga sakit, sa pangalan ni Jesus. Lord, we trust in you, Lord, and we fully depend on you, O God, sa mga bagay na ito. Hallelujah, 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 Lord. Kami magagawa, Panginoon, sa mga bagay na ito, Lord. But you alone, Lord, can do mighty things for this prayer request, O God. We serve a mighty God. We serve a glorious Amen. God. We serve a victorious God. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami papahiya sa mga prayer request na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for healing, Lord, sa lahat po ng nangangailangan. Thank you so much sa lahat po ng nangangailangan ng miraculous healing, Lord, sa aming prayer life group. At sa lahat po naman nangangailangan ng provision. Thank you, Lord, ang mga bagay na ito ay inapong tinugon sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, O God, sa lahat po ng prayer life group members, Panginoon, sa mga present po sa Zoom meeting, maging sa FB Live, at maging po sa mga hindi po naka-attend. I'm praying, Lord God, for them that you will bless them exceedingly and mightily. Bless their families, bless their jobs, bless their works, Amen. Panginoon. Bless their children, Panginoon, that favor and breakthrough will chase us, O God, every day. And I pray, Lord God, that you will bless the whole of this week, O God. Ang buong linggo na ito ay inyong pagpapalain, Panginoon. Ang buong linggo ito ay we will be filled, Lord, with testimonies and testimonies. This week, Lord, will be a week of blessing and breakthrough. Will be a week of fresh revelation from you, Panginoon. And thank you, Lord. We are hungry and thirsty, O Lord, for your presence every day. At maraming salamat po sa araw-araw, Lord God, na kalakasan. Thank you, Lord, sa araw-araw na provision. Thank you, Lord, sa araw-araw na sustenance niyo po ng aming pong pangailangang spiritual, Panginoon. Lord, we need you more than anything, O God. Amen. Patuloy, Lord God, na dalangin ko na kaming lahat po nasa PLG members na ito will be rooted in your word, O Lord, and will be walk according to your will every day in the name of Jesus. Patuloy po, Panginoon, na kami po inyong bulutan ng iyong banal na dugo. And I'm praying, Father God, for the love of the Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit will be with us. Maranasan po namin ang kapangyarihan mo this week, Panginoon, at maging blessing po kami sa aming kapatiran, sa aming pamilya, sa aming church, Panginoon, at sa aming mga pastor. We thank you, we praise you, Lord, for this abundant week. We thank you, we praise you, Lord, for this wonderful week, Panginoon, and lang niyo pong ibibigay po sa amin ngayong week na ito. We praise you, Lord. We love you, Lord. We praise you. We thank you for everything, Lord. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah.
Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Benediction daw, Sister Jermaine. Ito na po. Hallelujah. Amen. Go. Ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli natin pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabuting kapalaran. Susundan ka na kanyang kabutihan, kawan at maraming pabor. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom, shalom. God bless you po, mga kapatid. God bless you po. God bless you po. See you po tomorrow, mga mahal. Amen. God bless you po, Sister Mayan, Sister Jean Andal, man, Sister Marisa, God bless you po. God bless you po, mga kapatid. Brother Payeng, God bless you po. God bless. Amen, amen.